Okay, mga kaibigan. So, hello. This is Jaytan. And of course, with me is... Hi, everyone. My name is Paul. He's just also founder of SaRG. Okay, so ang game naman na mapapanood ngayon is between Evolution.ph and... Packers. Yan. Yeah. Packers. Sa ating... pakilala lang po natin ang ating mga team. Team Evolution, we have Epic Fail, midlaner, Imba Tiny, Lawrence, and Exxon. And also, Aim. Sa ating namang Packers, we have Fern, Memel, Kek, Packers, and Fire. So, sila po ang Team Packers. Ayan, mga kaibigan, so narinig nyo nga, si Memel, former Mineski player ay kasama dito sa Team Packers at makikita natin ang laro nila. So, let's jump straight into the game. At ayan. So, ang nasa... Ano yun? Sorry. Sige, go. Hindi, sige. Ayan na, kaibigan. Si Memel po, isa po sa mga top player po ng RGC. Kung makikita niyo po yan, sama lang yun ang sama sa laro. Ayahin niyo lang yan, maglalaro yan. Mahina ka man ng malakas, sasali yan. Pero malakas yan si Memel. Mga tapat yung Epic Games. Ano to? May nagsasabi dito na hindi daw si Memel yan na top player. Ibang Memel ba to? Sino Memel ba kilala nyo? Marami pong Memel sa mundo. Okay, kung sino mang Memel yan, basta siya si Memel. Yun na yan. Siya si Memel. Memel ng RGC yan. Oh, Memel daw ng RGC. So, naka-zoom mode pala tayo mga kaibigan. So, medyo malayo ang ating camera. Pero okay lang yan. So, tingnan na natin yung picks and bans. So, first three bans for Evolution.ph, si Lycan, si Omninite, and si Pandaren. Para naman sa... Ano pala? Okay, sa Playing with Noobs lang pala yung Memel, hindi pala yung Memel Lamineski. So, sorry about that. So, para sa Scourge naman, binan nila si Templar Assassin, Obsidian Destroyer, and Shadow Demon. Ayun. So, Miss Pop, sorry, hindi ka pwede mag-post ng links dyan. Bawal. I tried my best. But my best wasn't good enough. Yes, alam mo yan. Binabati ko lang po sa ating mga, isa sa mga viewers natin, si DDZ Live! Nakapakan po natin sa po ang tutu sa mga pioneer streamer po dito sa RGC. Kaya nagbakasyon siya ngayon, at hanggang ngayon, bakasyon pa rin siya. Nagulat ako ng Jerry siya. Saka si You Hit The Floor, yan, mga top player po yan ang Philippines Club. Ayun. So, mukhang magandang laban to. First two picks for Evolution.ph, Naga Siren and Earthshaker. Para sa Packers naman, si Queen of Pain ang first pick nila. Naga Siren. Tingnan mo, Miss Pop, anong gagawin nila dito sa Naga Siren? Support ba? Or semi-carry? Kasi may mga players na ginagawang support itong si Naga Siren. Pero para sa akin, mas maganda kung i-try din yung Tina din. Kasi kung i-support mo lang, medyo onting net-net lang kailangan niya eh. Pero okay lang din siya pang support or pang hit. Pero para sa akin, mas maganda siya kung pang hit or siya. Okay, so Grand Magus naman at Crystal Maiden. So yun yung dalawang support mula sa Packers. At napakatipunan ng Grand Magus bilang support player. Ano? Napakakala niyan. Pero... sadly, binan out nila si Shadow Demon na ang perfect combination ng Grand Magus. So, tingnan natin kung paano mapapagalaw ito ng Packers, ano? At si DK naman ang third pick ng Evolution.ph. So, Miss Pop, kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Ayan, nag-advertise lang po ako sa RGC, mga kadiga. Nandito lang po ako. Pabalik ako in a minute. Okay, so tingnan muna natin yung lineup nila. So, binan ito lang Evolution.ph yung mga heroes na medyo makukunat, ano? Actually, puro makukunat yung binan out nila. Puro strength heroes as of now ang binaban out nila. Siguro respect ban na rin ito para sa Packers. Unfortunately, hindi ko talaga alam kung ano yung laro nila.
ano, kasi hindi naman ako laging RGC sa mga viewers natin dyan. Alam nyo yan, laging sa Dota 2 ako active, pero tingnan natin. So, may mga viewers tayo dyan nagsasabi, yung Fred dito, siya yung the draft, siya yung Epic Fail, siya si Fred. Ayun. So, ban out na yung Weaver natin, yun yung last ban para sa evolution.ph. And let's see kung ano mangyayari dito sa game na ito. Ayan yung mga gusto po. Bigla na lang ako sumusulpot, diba? Ayan po. Yung mga gusto po magka-channel namin, all you have to do is to go to our website or to our fan page on Facebook, which is www.facebook.com/ph.allstar. And then, check ka lang po yung notes. Pag nakita niyo po yung notes, meron po dong nakasulat na voucher request. Meron po dong format na kailangan nyo lang i-follow and then comment sa post or sa note. And then, andun lang po yung lahat ng kailangan nyo para po mabag sa aming Sonic channel. Yes, and of course, sa mga YouTube viewers natin dyan, makikita nyo lahat ng links dyan sa baba, sa may description bar. Kaya, kung gusto nyo sumali dito sa tournament ng ph.allstar, eh, kumpahin nyo lang yung links dyan sa baba. Yes. So, ang sentinel po natin is Team Evolution at ang ating Surge ay Team Packers. Nalilito ako dyan kasi actually may dalawang kasali na Packers at mga Packers shit. So medyo nakakad po sila. Opo guys, yung Epic Fail na Jezemon, opo, siya po si Fred. Ang ating Fred. Fred lang RG. Hindi naman Flintstone yan, ano? Hindi ba? Ayun. So, Windrunner, fourth pick for Puckers. So far so good. Panay intelligent type heroes ang pinipili ngayon ng Puckers. At mukhang going for class type sila. So, actually, ang lalambot pa ng mga heroes nila sa ngayon. Mukhang may hirapan sila dito sa pagdating ng mid game to late game. Nice pick by Evolution.ph. Si Invoker ang kanilang fourth pick. So, ano masasabi mo dyan? Actually, tingin ko na uso ang Invoker sa site, diba? Mm. O, hindi lang ako sa balita. Actually, kahit sa online naman yung Invoker eh. Pero, for me, mas magandang solo mid lane siya para mas mabilis siyang makapag-level up and mas mabilis siyang makukuha yung mga skills niya. So, either side or mid, okay lang? Yeah. Okay. Dota 101. Trivia, nung nagsimula ako mag-invoker, ginagawa ko siyang tri-lane na invoker. Okay lang, at sabi mo kahit kanyang lane. Hindi kasi, yun yung mga time na ang combo ko noon is Wex and Quas. So, Tornado, tapos setup ng support. Ayun, mabilis makapatay pag try lane invoker. Pero syempre ngayon, mas practical na talagang ilagay siya sa solo lane para mas mabilis siya makapag-farm ng items and mas mabilis siya makapag-ipon ng experience. Maganda talaga gamitin yung invoker, lalo na kapag kasi tingin ko may dalawa tayong klase ng mga Dota players eh. Isang slow hand, so isang fast hand. Tama! slow hands, bagay na bagay kayo sa mga strength type na hero, bagay na bagay sa mga pukuman. At para naman po sa may mga fast hands, bagay na bagay kayo sa mga hero na dependent sa mga skills. Like nila pa, kanila invoker nila kayo, yung mga ganong, mga agile type na hero, at saka mga int type na hero. So, yun po. Ako po, hindi ko po alam kung saan ang category. Minsan nag-i-slow, minsan nag-pa-fast. Ayun. Ikaw, Jay! Ano? Saan category ka? Ano yan? Saan category ka? Eh, given na invoker ang pinakamalakas kong hero, siguro, ewan. Nakakatuguan ng ilong, ah. Hindi, pero actually, idol ko talaga ng mga nag-invoker. Pantan nga, pakalala ko lang sa inyo, may nakalaro ako, babae talaga. Ang galing niya mag-invoker, parang naging tomboy ako ng unti. Naku po, hindi ba delikado yan? Talaga,
Ha? Hindi ba delikado yan? Ano? Bingi ako eh. Hindi ba delikado yan? Ah, oh, hindi naman. Ganun lang talaga yan. Ano lang, girl love. Girl love. Pitang. Meron din kami tawag dyan eh. Ano? Bromance. Uso yan. Ano? Bromance. Uso yan. Nakaka-uso nyo. Yes, trending yan, trending yan. Ano, Twitter, diba? Yes. So, ito na nga ang lineup natin for both teams. Makalalang na natin, Ms. Pop, would you do the honors? Sige, para po sa ating Sentinel, meron po tayo, hindi ko makita, sorry. Alam mo yung mata ko. So, you can please do the honors, Jaytan. Okay. So, sa Sentinel, meron tayong Dragonite. Meron tayong Invoker na nasa top lane. Ginocho po ng ating Queen of Pain ito. Naka-double damage yun. Tingnan natin kung mapapatay niya ba ito. Oop! Isang dupoy na lang! Isa na lang! Pero sumuko ang Queen of Pain. At sa bottom lane naman meron tayong Lion, ES, at saka Naga Siren para sa Sentinel. At para sa Scourge naman meron tayong Windrunner, Crystal Maiden, and Grand Magus nandito sa bottom lane. Sa mid lane naman, meron tayong SF na katapat yung DK, and sa top lane, Queen of Pain nga. Katapat si Invoker na medyo pulahan ngayon, at Exhort ang kanyang first skill. So, ano masasabi mo dyan? Ayan, oo nga pala sa mga viewers, may binabati ako. Dumadadal po sa ating chatbox. Hoy, Edison Samson, oo ako to, at si Jayton ang kasama ko. Mag-stream ka na! At mag-dota na tayo mamaya. Yun lang. Okay, back to the ball game. Okay, back to the ball game. So, dito sa bottom lane, ano, bibigyan ko siguro ng advantage itong Sentinel kasi mas madali sila makaabag set dahil dito may ES sila and may Lion na dalawa kagad yung disable. Pero, tingnan natin kung paano mapapagana ito kasi may Rubik nga itong kalaban. Oh, ayun na, stun yung Rubik Fisher! Hindi. Stop lang. Umaangulo, parang engineer lang. Itong ES natin nata yun, napakagandang sukatan na ipit yung Crystal Maiden. Tingnan natin, mapapatay ba stang at natuhog ng Lion yung Crystal Maiden. Hex dito sa Windrunner, isang tsupoy na lang at patay yung Lion natin. So, patas lang ang exchange, Naga Siren, delikado, power shot hindi tumama. At kailangan niya nang umatras. Nagtipi na dito kagad yung Crystal Maiden, baba na ba sila? Naga Siren, napakadelikado yung position niya. ES, walang mana pang Fissure at ayun, tinamaan, nasusta din yung power shot. Double kill para kay Memel ang ating Aleria sa bottom lane. So score is 1-2, 2 minutes into the game. Oop, yung DK natin medyo naghingalo. Pero ayaw, may bote na siya. Top lane naman, Invoker natin. Level 3 Invoker. So, tingnan natin anong mga ilalabas sa skills ng Invoker, ano? Pasal kanina, di ba may pinag-uusapan tayo? DK versus SF, sino sa tingin mo ba talaga lamang sa dalawa? Actually, sa kung titignan natin sa perspective ng gaming dito sa Pinas, ano, patas lang yan eh. Patas lang yan kasi parehas naman nagbobote crew. So, parehas silang may pang-spam. Kaya, depende na lang siguro yan sa galawan ng support. Ano, kung paano sila dadalaw dito sa mid lane. And syempre, ma-factor in din natin dyan yung positioning ng dalawang players dito sa mid lane kung paano sila gumalaw at paano yung discarte nila sa pagpa-farm. Pero yung Lion natin, kailangan dumiskarte para mabuhay. Napapanggap na puno ang kuya ko. Binablock itong Crystal Maiden. Ito at chupoy-chupoy lang itong Naga Siren at napatay. At medyo nag-galab na yung players natin pero tuloy lang ang laro. Tuloy lang ang bakbakan. Stun dito sa Crystal Maiden. Lion, nag-iingat. Baka tamaan ng power shot. Oh, naka, ay, naka po. Umundig na. Nakita niyang dumaan sa harap niya yung pana ng ating Windrunner. Pero, kalmalilong lang. At sa top lane, na yun, napatay yung Invoker natin ng Queen of Pain. So, mukhang wala pa siyang Ghost Walk at ito na naman, nakikita na naman natin na lumalamang ang mga Queen of Pain dito sa top lane na ito, no? Oh, nice block by ES sa bottom lane.
So, Miss Pop, ano masasabi mo dito sa game natin ngayon? Naku, mainit ang labanan natin ngayon. Tanghali na, ay hapo na, pero mainit pa din. Alam mo yan. So, napakagaling ng ES natin na nun. Ganda ng mga features niya. Natutulungan niya yung mga kaampi niya. Nice blocks. And, ayun. Parang ito, naligtas yung layo natin dito. Sa kapahamakan. Naku, ano nangyari sa mid? Parang nakita ko bawasan niya pa. Pulahan ang leakage. Yes, ayun lang. Harasan lang sila. So, since level 6 na itong DK, mas maharas niya na itong SF dahil range na rin siya. And, syempre, makatay yung kanyang damage. So, mga nagpapakipo. Ayun. Ayun na. Ayun na. Na-stun. May pambuga pa sa... Ay! Naku po! 10 HP ang kuya mo. Buhay pa rin. Kailangan niya mag-ingat dito. Machuchupoy siya. Woohoo! Isang bugahan na lang at makamamatay sa litosis ni DK. Naku, takbo! Ay! Nabuhay na naman! 20! HP! Talaga, grabe! Ang 20! 20! Corneto yan! Sa 20 talaga, nabubuhay ka na eh, no? Oo! Grabe itong ESF natin, anak ng Diyos mga kaibigan! Siya ang pinagpala! Ano ba dito sa invo? Ano nang gamit nan? Basilius at ito, hinaharas pa rin siya ng Queen of Pain at wala siyang Ghost Walk sa di malamang dahilan. Wala pa ata siyang Wex at ayun, Sonic Wave ang tumapos sa invoker natin. So, nakakaduda bakit wala pa siyang Ghost Walk by this time. Pero, nice vision again by ES, tatlo ang natrap dito. Pero, napakate ng skill ng ating Grand Magus, Lion, Pulahan, ayun, napatay. Pero tatlo Pulahan, tingnan natin kung mapapatay ba nila ito. Nagasarin, ni alam kung sino ba manatan niya, Magic Stick, Nina Micro. Nice skill by Grand Magus, visual by ES, wala pa siyang mana. Sunstrike hindi tumama mula sa invoker natin. So, makakaligtas itong tatlong to. Grabehan. So mukhang focus na itong invoker natin sa Exort type. Pero tingin ko kailangan niya talaga maglagay ng Wex para dun sa ano niya, no, Ghost Walk. Kahit isang level lang ng Wex. Kasi mahirap yung ganyan eh. Hindi niya, hindi, George, ano yun? George, bagay mo ako ng anting overview sa skills ni, ano, ni Invo. Kasi medyo nalilito ako dun sa ano yan, Wex, Hex, saka yung isa. Ayun, kasi yung Exort, kasi yung invoker natin wala siyang ano, stats, wala siyang bonus stats ano. So ang Exort yan yung para sa mga int skills niya, syempre dagdag damage yan para sa kanya. Ang Wex naman para sa Agi, dagdag move speed and attack speed. And ang Quas naman dagdag sa strike, so dadagdag yung strike niya and yung HP recovery niya. So yung mga skills ng invoker depende sa build na focus niya ano. Kung focus siya sa Wex and Quas, which is Agi and strength, ang mga skills na usually na ibibitaw ng invoker is yung Cold Snap and yung Tornado at saka EMP. Yun yung mga pang-set na skills para sa invoker. Kung Exort type naman ang invoker natin, Exort Quas ang kadalasang build dyan, ang mga ibibitaw niyang skills is yung Sunstrike, yung Chaos Meteor, yung ano pa ba to? Forge Spirit. Yung mga nagsasummon siya ng dalawang alaga niya, ano? So yun yung build niya. Pero itong big, ano yan? So talaga masasabi natin ang invo talaga ay parang panapat sa lahat, parang ganun. Yes, panapat sa lahat ng invoker natin. And nice save by ES dito sa mid lane. Muntik na mamatay itong DK natin. At ayun, nakatakas siya. So yung invoker nga natin, ano, pwede siya kahit ano, situation, all around. Napaka-flexible ng hero yan, kaya napakasarap gamitin, kaya siya rin yung favorite ko talaga. Invoker. Pero isang skill lang na ipapalabas ko. Hindi ko alam kung bakit. Bakit? Anong skill yun? Ghost Walk. Talaga yung Ghost Walk. At yung DK medyo undecisive pero Magic Wand! Ako po! Buhay pa! Gabid! Parang may rally, no? The Chosen Man na talaga itong SF natin. Nabuhay pa siya doon. Grabe talaga yung ESF, no? Like pa Survivor Philippines. Grabehan, alam mo yan. Yes. Naalala ko tuloy si Derek Ramsey. O bakit? Ano meron sa kanya? Wala lang.
lang. Sige mo siya kasali ba eh, pero hindi lang matumasok sa isip ko. Siguro kasi kalpo. Bakit? May ano ko ba sa mga kalbo? Ayan mga kalbo dyan na nanonood mga kaibigan, yun ang type ni Miss Pop, mga kalbo. Issue ka. Kaya ako sa inyo, magbakalbo na kayo. Ayan, ayan, tipong semi, yan. Okay, para po sa mga viewers natin, paano po ulit sumali sa ating weekly tournament, daily tournament, and monthly championship? All you have to do is to log in on your Facebook account and go to our website, which is www.facebook.com/ph.allstar, and wait for our post every 12 noon of the day. And then, first 8 na makapag-register or makapag-comment sa post namin, ang siyang makakasali para sa same day na tournament, daily, which is gaganapin every 5 p.m. nag-clash. Sige lang, tuloy mo lang. Sige. Ayun, gaganapin ko every 5 p.m. So, ayun, kailangan nyo lang ganunan para manalo sa daily. At pag nanalo kayo sa daily, pasok na po kayo sa weekly matic na po yun. Tapos yung first 2 finalists, winners, coming from the winners bracket ng weekly at saka losers bracket. Yung dalawang yun, sila po yung mag-a-advance para po sa ating monthly tournament, which is gaganapin on June 30th of this month, of this year. Siyempre, of this year, monthly nga. Gaganapin on June 30th. Tapos, so, dati magiging 18 siya. So, magkita-kita po tayo doon. Nananalo po kayo ng 5 gold membership rank sa ph.allstar. And, if ever maganda po yung magiging kalabasan ng ating weekly tournament, pwede po natin i-upgrade ang prize natin into cash and a lot more. So, stay tuned para sa announcements namin. Just tune into our Facebook account, www.facebook.com/ph.allstar. Ayun. So, back to the ballgame. Napagandang execution ng skills ang pinapakita dito ng Scourge, ano, itong Packers. So, yung mga viewers natin nakita kanina dito sa top lane, nice save by Windrunner dahil na-shackle shot na yung Invoker at yung Lion at double kill pa nila ito. Muntik na mamatay yung Queen of Pain natin doon, pero ayun nga, nice save by Windrunner and yung T1 tower natin dito sa mid lane na basag. So, sa nakikita natin ngayon, execution ng strategy ang pinapakita ng Packers at ang ginagawa naman ngayon ng Evolution.ph eh, patuloy na pinapag-farm itong Naga sa akin kasi medyo naiwan siya dito sa baba. Meron na siyang Vanguard and Ring of Aquila. So, I'm sure Radiance na yung isusunod niya, ano? Dahil uso ang Radiance para sa Naga sa akin dahil meron siyang Illusion para, ayun, makate. So, Josh, sa tingin mo sa game na to, sinong medyo nakakalamang? Pagdating sa push, una sa push. And sa pushing power, syempre ibibigay ko to sa Sentinel, ano, dahil meron silang Naga Siren, meron silang DK na mabilis bumakas ng torre pag naka Elder Dragon form, and may Invoker din sila na Exort Quas type ang kanyang build, ano. So, maglalabas yun ng Forge Spirit mamaya para makatulong sa pagpupush. And trivia lang pala about sa Forge Spirit ng Invoker, kada hit ng Forge Spirit sa enemy, eh nababawasan sila ng armor. Pero ito clash na naman sa jungle mga kaibigan. Dalawa na ang namatay. One apiece. Ayan na. Deafening Blast at saka Meatball. Pero ayun, namatay yung courier ng Scourge. Nahuli. At yung DK naka double damage rune. Fissure. Windrunner. Naku po. Magic Stick. Magic Wand and Mega. Buhay pa rin. Queen of Pain. Hinahabol itong ES. Yes. Walang mana. Walang mana. And magbe-blink out na lang si Queen of Pain. So, score natin 5-11, 6-point lead for Packers. Pagdating sa clash, sino tingin mo sa lamang? Pagdating sa clash, ibibigay ko pa rin ito sa Sentinel kasi meron silang Earthshaker, may Invoker, may Lion, and syempre may DK din. And not to mention, ayun, lahat sila pwede makapag-set. And syempre, so, ano? May ano sila, may Naga Siren sila na pwedeng pang-escape yung kanyang ultimate, which is yung Song of the Siren, or pwedeng pang-initiate, ano? So, bibigay ko talaga sa Sentinel yung upper hand dito pagdating sa clash. So, ano mo magandang gawin dapat ngayon ng, anong discarte ba may papaya mo sa ating King Packers? BKB! Yun lang!
BKB. Talaga? Yes. Kasi ito, ito lang ha. Kasi yung SF natin, kapag ang kailangan nilang items dito, BKB and Manta, which are core items para sa mga SF, ano? Pag nakuha niya yung dalawang yun, okay na siya. Wala na magagawa yung nakasiren sa kanya. Alam mo ba, nakakatawa, first time na nag-release ng 6.74, ina ngayon, di ba, or C? C. Kasi yung latest na yun na map, yun, latest na map na yun. Natawa ako, sabi nila, passive na daw yung BKB. Eh, never ko pang nagamit until kagabi. So sabi ko, ba't ganun? Hindi umahandar yung BKB. Hindi ko magana, akala ko passive. Pagbasa ko, hindi pala. Oo, akala ko, passive na ang BKB sa bagong mapa. Baka naman ang sinasabi nilang passive eh, yung mga players natin na may BKB pero ginagawang palamuti sa kanilang inventory. Ang bilis kong maniwala, diba? Yan talaga. Sabihin yung mundo, sir, baka maniwala ako. So yan, medyo may standoff tayo dito sa top lane. Evolution looking to defend their tier 1 tower here at the top lane. Pero tingnan natin kung mababasag nila itong... Depensa. Shaka siya dito sa invoker. Oh, ito na. Pumapasok sila. Fisher by ES. Lalo nag-stun. At ayan na yung meatball, mga kaibigan. Double kill. Grabe. Napakaganda skill by invoker. Buhay pa rin dito. Nandito rin yung DK. Echo slam by ES. Napakaganda finale naman yun. Tumatakbo na yung windrunner natin. Hinahabol ng dragon. At ito may kalabaw na stun. At hinarangan ng kalabaw. Patay. Binugahan ng dragon. 9-12. Nice wipeout by... Evolution.ph, great defense. Meanwhile, sa bottom lane, itong naga-siren natin, enjoy, enjoy lang. Naiwan yung isang hero nila dito, ano? Itong SF natin. Oh! Naka po, naka Lotus Edge! At walang amale-male yung ES natin, napatay. Naka Lotus na pala itong SF natin, mga kaibigan. So, ayun. Oh, naga siren, wala pa siyang ultimate. Ayun, meron na pala. Ultimate at saka TP out. So, nice escape by naga siren. Natuwa ako dyan sa naga. Ang hirap-hirap patayin talaga na. Alam mo yung tipong mamamatay ka na, pag last mong gamitin yung ulti niya, wala, takbuhan lang. Yes. Kaya, ang sabi ko talaga, naga siren is one of my best heroes. Parang sinabi mo kanina, Lanaya. Joke lang yun. Para pida lang. Inuloko mo kami. Kunan ko talaga yung Lanaya. Nako. Ano? Wala lang. Nako lang. Mapapawodo. Tama kayo. Itong invoker natin na wodo. Tapos sa taas. Nag-requiem yung SF natin dahil wala kamali-mali si invoker na naka-lotus edge na nga itong SF. Pero ngayon, alam niya na. Ayan. Ano pinatawag ni Jack in the Box? Surprise! Ayun. Mga bulagaan gaming, mga kaibigan. So, Naga Siren, ito, medyo malapit na siyang mabili ang kanyang Sacred Lake. 3,000 na gold na ang kanyang napa-farm. Onti commercial lang tayo, mga friends. Kung gusto nyo pong magpa... gusto nyo pong magpa-watch aming channel, which is ph.allstar, all you have to do is to log into your Facebook account and then type in www.facebook.com/ph.allstar and then look for the notes section dun sa my favorite. Tapos, hanapin nyo lang dun yung notes titled na vouch request and then may format dun, just follow it, comment, and then you're done. Just wait for the reply na if you're vouch or not. Ayun, so nakita natin sa bottom lane kanina, napatay yung ating Queen of Pain. So nice combo by Naga Siren and Invoker. Ninet ng Naga Siren yung Queen of Pain. Tapos, naglapag ng meatball and that's all she wrote. So, yung DK natin, naka-Lotus Edge na rin ang kuya mo and mas mauuna siya magkaka-BKB dito sa SF, ano? Which is good para sa Sentinel and bad para sa Scourge dahil mahirap na patayin itong DK pag nakapag, ano pa siya? Nakapag-BKB na siya. Oh, ayun, nag-dust! Stand by Lion, Fissure by ES, Eros lang, and Chant of them! Pero nakapag-mecha! Boy pa rin, patay na yung SF natin! Boy pa rin Windrunner, Crystal Mirror, susunod na dito sa SF! At si Windrunner,
Eh, medyo delikado ata ang kanyang kalagayan ngayon at nagbaback na siya. Di na sila maaabutan. So, back and forth game lang tayo mga kaibigan at medyo nakakahabol na ulit itong Evolution.ph. 12-14 ang score natin. Magda 20 minutes na tayo. Oops, si Queen of Pain. Nagpapanggap na puno. Fissure. Hex. Naging manok. Stun. May follow-up ba? May follow-up ba? Oops, shackle shot sa ES. Buga by DK Sunstrike. Di na kailangan. That's all she wrote. So, Miss Pop, anong balita dyan sa ano mo? Anong balita dyan? And, masagot lang po ako ng mga PM po dito. Busy-busy po ang lahat ng tao. Yes. Okay lang, kailangan talaga nag-multitask ka dito, nag-CCM, nag-i-stream na. Hindi, hindi nag-i-stream. Nagko-commentator. Sabay, sumasagot ng yes or no na tanong. At ito mo pa mga ba yes or no? Ito esat na naman natin. Patay. Nandun yung DK na setup. At ayun, niligtas pa. Niligtas ng Grand Magus yung DK natin. Medyo nilagay siya sa tamang landas. So, Naga Siren natin, nakapagbili na ng Secret Relic and mabubuo niya yung kanya Radiance in 21 minutes. So, napakabilis na Radiance ito by Naga Siren. And Tier 2 Tower will go down here at the top lane with the Puckers unable to defend. Pero itong Grand Magus natin, meron ng Gem of True Sight. So, sobrang aggressive nitong Puckers, ano? Hindi lang para sa Dragonite yan na naka... Ano ba to? Na naka-Lotus Edge. Pero pwede rin pang deward yan, mga kaibigan. At ito na naman yung DK natin. Sunstrike. Pero, oh, buhay pa rin. May mecha. Oh, ayan. May shot shot. Oh, may finger of death ba? Patay yung lion natin. Tinamaan ng power shot. Meanwhile, sa bottom lane, meron tayong Queen of Pain dito. Na nag-farm for Leak and Sphere. Sa top lane, napatay yung ES natin ng Shadow Fiend. So, score na 14-16, 22 minutes into the game. Oh, medyo nahihirapan nga itong ano natin dito. Mahirap sabihin kung sino ang lamang dahil palagang ano to eh. Parang siso lang itong laro natin. Back and forth, up and down. Hindi natin masasabi. Pero sa ngayon, medyo may advantage. Or nasa side ng Sentinel ang momentum ng game ngayon. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, magka 23 minutes lang tayo. And medyo stalemate pa rin tayo, 14-16, 2-point lead for Puckers. Okay, Mac! Medyo mainayos lang po ako mga kaibigan at mga kapatid. So, ano na nangyayari ngayon dyan, Josh? At ayun, medyo stalemate pa nga tayo. Ano, wala pa masyado nangyayari. Pero BKB na itong DK natin, which is a game changer para sa Sentinel, ano? Mahihirapan na silang patayin ito. Meanwhile, itong Packers natin na naka-smoke of this hit ngayon na kay Queen of Pain yung gem. So, looking to gang. Tingnan natin kung may mapapatay mga ba sila. Kung makatinalalo na ng DK, nag-EKB na, no? Yes. Naku po! Ay, nako, patay. Boom! Sabi ni Boy, pick up! Yun lang. Wala nangyari. Sino ba yung nag-ES dyan? Si Pain. Oh, grabe. Idol ko na siya ngayon. May bago na yung idol. Ang galing niya mag-ipet. Kanina pa siya. Yes, namumuro na yung ES na yan. Pero dapat yan, pinuputa na ng ulo. Ay, ako dood. Pero grabe, sayang yung blink kanina ng Queen of Pain dito. Nag-blink yun siya, kaso
medyo may puno eh, pero itong winrunner natin, mas minalas ang ate mo. Monster kill na po ang ating Dragonite. Naku po, medyo napipitas pa isa-isa itong Packers. At tuluyang nagta-take advantage itong Sentinel natin. At kinukuha talaga nila yung momentum ng game ito. At tingnan natin kung mapapasok nila yung Tier 2 Tower. O nga pala mga kaibigan, habang wala pang nangyayari sa ngayon at mga play po nagpa-farm at push-push pa lang sila. Kapag gusto niyo po sumali sa aming clan, which is All Star Gaming, all you have to do is to type slash J, All Star Clan Recruitment, All Star Space Clan Space Recruitment, public channel po yon, and then highlight any of the staff na nandun. And natuturuan nila kayo kung paano sumali sa aming clan na ph.allstargaming. So ito na nga, napakalaking dagong pumapatay na walang silbi yung wave kasi nga naka-BKB ang kuya mo. Stand dito sa Windrunner, Finger of Death, and Sonic Boom ang tumapo sa kanya. Double kill para sa invoker natin, Requiem, pero it's not very effective. Patay ang ating SF. At ito na ang Evolution.ph, mga kaibigan. They're looking to take this game, nag-buyback yung SF natin. At ayun, medyo nag-40 sila. Nandito na ulit yung SF, pala-pala, pero mamamatay po ulit siya. Op, yung grow ang pinanterian ang kuya mo. Ayun. Nakuha na ng Evolution.ph yung lead sa Hero Kills, mga kaibigan. Pero itong DK, kailangan tumakbo. Nag-TP out na siya. At ayun. Ayan mga kaibigan, kung titingnan nyo po ang inyong RGC lobby, pina-announce po natin all over RGC ang ating live streaming, so mapapanood po ito ng maraming tao. So, ang ganda-ganda ng laban na to. Kasi nandito yung mga idol ko, nagsasalpukan silang dalawa, si Memel at saka si Epic Blade. Oo, pero medyo nagkakabulan lang itong dalawang to, itong SF. Naku po, yung SF natin! Nahuli ng DK Stan! Tinutulungan pa ng Grips! Patay! Hindi na nakaligtas. Sumalangit na wa. O, yun nga. Pero yung SF natin, imbis na bumili ng BKB, sa nakita natin, nakabili siya ng Boots of Travel. So, medyo gusto niya pumuga, pero medyo hindi ko gusto yung ganyang decision niya. Kasi kung nag-BKB kagad siya, palag-palag pa sana sila dito sa Clash kagad. Pero ngayon, medyo kailangan pa nila mag-turtle at antayin mabuo yung BKB yung bago sila makapalag dito sa Clash natin. Oo, kasi tingin ko talaga kailangan nila dyan pampangulat, diba? Yes. And anti-magic, kasi yun lang naman yung mga binabato ng ng Sentinel . Puro magic skills and bukod dun sa Naga Siren, yun lang yung DPS nila. And yung DK din, pero yun nga. Medyo, for me medyo pangit nga lang yung decision na yun na kumuha kagad siya ng Boots of Travel instead of a BKB. Pero tingnan natin, di ba, malay nyo, discarte lang naman yun . Micro-micro nga lang, sabi nga ng iba. Yes, pero etong DK natin, naka-assault kiras na ang kuya mo. Grabehan. So ngayon, mga nagpo-push-push lang sila lahat. Easy sila sa mga creeps nila. Naku po! Yung Windrunner! Vision! Tinamaan! Tinamaan sa dulo! Ayan na yung meatball! Wala pa rin! Namamatay! Lahat buhay pa rin! Ayun, namatay na yung Windrunner! Yes! Gusto mag-echo! Wala! Queen of Pain! Nasa kanya yung Gem of Truth! Kailangan yung makataas! Fissure! Patay! Nice! Fissure by ES! Double kill! By Invoker! Grand Magus! Tumatakbo! Tumatakbo! Tingnan natin kung makakataas siya! Blind stun! Hindi tumama! Oh! Ayun! In-stun! At Sunstrike! Pero kunakuha na ng DK yung last hit. And 4 heroes down, at ang natira lang doon ay yung SF natin. Nako po, paano ba to, Miss Pop? Anong kailangan gawin ng Packers ngayon para makabawi sa tingin mo? At si Miss Pop medyo natahimik, may ginagawa ata. Sorry. Nagawasap kasi ako. At eto na, so Alacrity, kita nyo naman yung Invoker, kahit ganyan lang ang items niya, face boots, medallion, 4 stop,
Pero pag naka-alacrity siya, plus 202 yung bonus damage. Pero ito, national shot. Oh, tignan natin. Four star pa paalis. Tatakas na sila. Pero samantala, trabaho ang Kuya DK mo sa top lane. Basag ang tier 3 tower. Nakakagulo dito sila sa bottom lane at namatay. Yung isa sa backers. Nako po, at nagkakagulo pa rin sila dito mga kaibigan. Invoker, gusto nila patayin. Invoker, posta papalayo. Ayan na, windrunner, desidito, pero naka-ghost walk. Power shot, hindi tumama mga kaibigan. Umikot ang kuya mo. Shot. Yes na lang daw. Fissure, kinuha ng Grand Magus. Fissure sa ES at nakuha ng windrunner. Pero top lane ay nabasag ng ating Dragon Knight sa Lissi Gaming mga kaibigan. At pati yung mid lane pala, si Lissi Gaming. Nabudol-budol gang ang powers dito mga kaibigan. At si Aleria ay mamamatay. Queen of Pain, baka sumunod na rin. Ayun, sumunod na nga. At it looks like good game. Ano masasabi mo, Miss Pop? GG. Yun lang. GG lang. Think of good game na to. Tingin mo ba makakabawi pa mga kalaban? Mahirap. Kasi wala pang BKB itong SF natin. Although 200 na lang ang kailangan. Wala. Hindi na nila ma-ano itong Sentinel. Kasi kita mo naman, naka-Heart of Taras na itong naga-siren natin. Napakahirap ng patayin yan. Dragonite, naka-keras na. Wala. Malabo. Gravity. Parang sayan. Daw. Pero talaga nagagawa pag walang kaya, no? Okay lang yan. Ako nga, kape lang eh. Kape-kape din kasi. Kape sa panghali. At nag-feature ang ES. Anong ginagawa? Hindi ES ang nag-feature. Yung Rubik ang nag-feature, mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi po si Rubik si ES. At hindi si ES si Rubik. Tandaan natin yan. At medyo nag-lag tayo ngayon. Sa di maalam ang dahilan. Kakagulo mga creeps. At ayun, mega creeps na mga kaibigan. So, good game, well played. Grabe tong evolution. Oo nga pala, trivia lang para sa mga watchers natin ngayon. Ang team evolution po, mga tiga-tugiga raw po yan. Kung medyo updated kayo, magkakaroon po ng MI sa tugiga raw, diba Jay? Yes, yung dating G-Spot Internet Cafe, gagawing Mineski Infinity na. So mga tagawa, tugiga raw dyan! Are you ready? Tugiga ka na! Launahan kita. So ayan mga kaibigan. So, ayun po yung fanpage ni Jaytan. Kasi wala, hindi naman binigay sa akin ni Miss Pop. So guys, we will be back. Don't go away. Palag-palag pa. More action to come after this.